wickedness build up their lies. As scorners seeketh wisdom, and findeth it not, but knowledge is easy unto him that understandeth. Go from the presence of a foolish man, when thou perceivest not in him the lips of knowledge. May the favor of our lamas, our Lord, and our sons of thy Lord, kawaan, bawat isa Panginoon, hindi ang resawa, Panginoon, na makita namin ang Bibles of the Lord, yung mga point, yung tuto, yung mga details, ay makita namin malaman lahat, marami kami na natutunan sa school at church. So, ito po yung mga kinapa ko dito. Ngayon po, Panginoon, ang Proverbs na lang ulit, ulit namin, Viva Lord sa mga services, na yung mga designer para sa aming lalago. Ang sabi, ngayon ang tara sa iyo. Please let me pray. Amen! Okay. Alam ko po, tutunoy niyo po yung sinabi niyo po one day. Hindi na, next week na lang. Ah, next week po. Okay. Kaya dapat, alay pa kayong umaga. Kasi... Bible study at saka ano? Oh, pari Thursday. Kasi hindi kayo ano, ano kayo Catholic niya, huwag gano'n. Dati kami ganun eh. May mili lang kami na... Okay, sige. So where no oxen are, the cleave is clean. But much increase is by the strength of the ox. Ano sabihin nun? Ano ba yung ox? Ano? Kalabaw na mula. Okay, parang cattle. Halabaw na malaki. Malungan. Okay, sa pag walang oxen, syempre, malinis. So, anong sabi nito? But much increase is by the strength of the ox. So, ano yung nag-increase? Yung lae. Increase yung kita. Okay. So, yung sabihin nito, parang yung sabi nito, sabi nga nila yung Chinese sa lugar, yung restaurant, pinabasag daw yung ano, totoo yun. Palakpakan. Kung binabasag ito, pinggan. Kung sabihin, marami. Kung sabihin, marami. Marami cost to wear. At least matabig yung ano. Yung lang yung sabihin. Kung sabihin, sabi naman, sabi din. Sa bakit pabaho? Sabi yung dati namin boss. Dati pa sa dati ng work. Okay yan, magandang ko na yan. Kasi mahirap yung wala ka ng pabaho. Which is good. Parang sa atin, minsan nagreklamo tayo. Wala dito sa amin. Gulo, di ba? Sa taas, ito, maayos-ayos pa ito. Inaayos lang ito. Pag gano'n, hindi mo. Tapos dito, yan, magulo sa taas. Ano yung sabihin nun? Maganda ba yun? Maganda. Mas maganda siya kung maayos. Kaso, minsan wala eh. Sa tulad ako, minsan, naiisip ko bakit pa ako nagpastor eh. Ang pinahirapan ko yung sarili ko, pero kung naalala ko yung dahilan, it's worth it, okay? So dito ay, hindi nga, minsan na ganun talaga, madumi. Pag wala kang hayop, pero gusto mo wala kang hayop, ay, sasakyan, yan. Ngayon, tingnan ko, bakit lagi yung dumi dito? Kasi naisip ko, kasi pag pinarado mo yan, galing sa labas yan, lapat dito, every other, ano, nawalis. So, ganun din sila. Pag wala kang dumi, wala ka rin pinagkakitaan. Okay? So, pero yung in-respect na dito is the strength. Okay? Yung sabihin nyo, parang ganun yan. Kasi may na-accomplish ka. So, pinaka-lesson dito sa verse na to, ganun talaga. Minsan. Kasi ganun din. Yung mga nanay ka, hindi ako makapag-relax. Lagi na lang papayit ng diet ka. Pero dapat tinitingnan mo, nanay ka, marami kang anak, okay yun. Later, maraming makakapagano sa'yo. Ano ba? Hindi alam, basta successful. Kung may ano kang apat, dalawa lang maging successful, okay na yun. Isayang mo nun, di ba? Lalo pa kung lahat yan. So, hindi tayo nag-asawa, okay? Ito, kahit ito, may mabigil tayo ng bata. No? Hindi natin alam, baka sisikin, maging ano po. Hindi ko alam yan. Wala ka. Gusto ang pakatiyo kayo eh. Sige ko ha.
Kaya si Salim, kaya ganyan-ganyan lang yan. Si Pastor Roy. Si Pastor. Si Peter, si Joshua. Si Pia, di ba? Hindi mo alam, yun ang nakakapaghamid saan. Pagtingin nyo po yung mga buhay ng mga ginamit ng Diyos sa Bible at sa history. Wala naman special sa kanila eh. Wala naman special. Bakit sila nasa Bible kung hindi naman special? Okay, yung sabihin lang kung special, diba? Hindi naman napakatalino, di ba? Sabi sa romance, sayin nga natin yun. For you see your calling, brethren. Okay, tinawag kayo. Kung ligtas kayo, signan niyo yung sarili niyo. Sabi niya, paano kayo tinawag ng Diyos? Kayo ba yung napakatatalino niyo ba? Diba? Madalas yun yung mga tunay na church. Mayroon bang matalino dyan? Medyo ilan-ilan lang. No? 10%, okay na yun. 15%, sagad na yun. Karamihan yan talaga mga simple lang. Minsan pati yung pastor mismo. No? Sumunod lang sa Diyos, ginawa niya. Hindi ako nang gawin. Kaya sabi niya, not wise after the flesh. Ha? Okay, dapat wise talaga tayo. Pagligtas ka, tama yung pinili mo, wise ka. Yan yung after the flesh, magaling ka sa mga, so kung gusto matuto, ay, hindi ganun. Not many mighty, not many noble are called. So, butang mo lang. Yan nga. Tayo punta doon. Yun. So, yan. Pagtsagaan natin yung mga bata, especially. Ngayon, ganun yung matanda. Actually, yung magtsaga raw sa matanda, yung pastor na, di ba? Pero minsan, kakaya din, mga asawa natin, ang safe. Di ba? Hirap nun. Yung classmate natin, na sinesyaran mo. Baka namang teacher mo. Paano mo yung parang baliktad, ha? Sino nagtsatsaga? Yung teacher o estudyante? Yung teacher na nagtsatsaga, estudyante. Sabihin na bawal mong share. Bawal yung share yung teacher. Pwede, pero magkanto ka ba? Okay. Okay, so next tayo. A faithful witness will not lie, but a false witness will utter lies. Medyo simple lang. So, parang maganda lang dito, para ma-familiarize tayo sa word na faithful. Okay? So, pwedeng truthful kasi, totoo pa. Pero isa sa mga sinasabing hindi na sisi naman yung faithful. Kasi pag sinabi faithful, kasi for example, nagsasabi ako ng totoo kanin sa 50% of the time. Okay na ba yun? Hindi, di ba? 50-50, sinungaling yung tawag doon. Okay? Yung sa mga ginagawa ng faithful witness, no? Kung ano yung nakita niya, yun lang ang sasabihin mo, madalas siya special sa pastong. Sa mga nagtuturo sa salita ng Diyos. Sa panahon natin ngayon, minsan yung ibang tao, nagtitiwala na lang. Ito ang sinabi ng Diyos, hindi pala. Kaya medyo hindi pala ganun. Okay? So actually, sa amin magsisimula yan. Kapag din kayong papayag kasi na binobola-bola kayo. Minsan, ganun yun eh. Pag nakita nung mga kusinong leader yan, nagpapabola yung tao, eh baka ano gagawin ko? So, matutokso din. Pero, lakon-lako yun. So, yan. So, medyo kinotas yung false witness and faithful witness. So, yung false witness, another term for liar. Okay na yan, kasi simple lang yun. May basa ko, ready, go. A scholar seeketh wisdom, and findeth it not, but knowledge is easy unto him that understandeth. Ano yung magkabaliktad na dalawang tao dyan? Ano yung dalawang tao? Scholar. Sa yung scholar, ano yung kabaliktad na dyan? Understanding. Okay, him that understandeth, may pangunawa. So, totoo ba yan? Pag yung tao ay nang-aasal, magaling mga asal at gusto niya mga asal, pabaho niya mga asal, tama ba yun na parang naghahanap naman siya ng understanding pero hindi niya makita?
Kaya sinabi dito eh, parang yung mga atheists, madalas ang discovery nila, hindi sila yung seryoso usapan. Ang lagi, madalas nilang resort is pang-asaw. So yung ibang Kristiyano naman din, minsan ganun din. Ako minsan, ganun ako minsan. Pag naasal ka na rin, parang wala nang gumagana, hindi. Seryosong usapan, ayaw. Maisa-usapan, ayaw. Baka sakali pag ginasam mo, kasi ginawa rin ng mga prophet yun. So, pero hindi lagi dapat, okay? Kaya nga ang tawag sa title nila is scholar. Sabi, madalas talaga yung nagawa nila. Pag may something na maganda, uy, pangit siya. Okay? Ngayon, example nga, yung may mga gano'n eh. Kasi sabi, gusto ko maintindihan yun, pero hindi ko maintindihan. Sabi nila. Okay? E paano naman, paano mo unawaan ng Diyos ang mga bagay patungkol sa Diyos, hindi mo siya sineseryoso. Okay? Nag-uumpisa ka lagi sa kapatawanan. Hindi mo maintindihan yun. Okay? Yung pinaka-example ko, yung pinakasigat kasi lately si ano eh. Si Richard Dawkins. Okay? Galing. Scientist and literary genius. Sabi nila. So, pero nung nagde-debate na sila, sabi niya, actually, hindi ko na inalam yung mga, sinulat nila, wala, kasi hindi ako interesado. Sabi, yun sinabi niya. So, andito siya, dinidepensahan niya yung kanyang philosophy na hindi siya niniwala sa Diyos. And yet, sabi niya, hindi niya pinag-aralan yung naniniwala sa Diyos. So, tanong ko lang sa kanya, simple lang eh. Paano mo madedepensahan yung sa'yo kung yung kabila mo, yung against, yung opposite ng paniniwala mo, hindi mo inaral. Diba? Doon palang laglag na siya eh. Hindi pwedeng hindi mo aralin yun kasi hindi mo nga sabing tama't mali yun, hindi mo nga inaral. Pero ganoon ang style ng mga yan. Kaya kung mauunawaan lang natin, napakadali nilang i-refute. Ang ginagawa lang sila, gumagamit ng mga terms na hindi mo alam, alam nila yung mga terms na hindi mo alam. Kung hindi ka rin marunong, ma-intimidate ka na. Alam niyo ba yung intimidate? Bata, ano yun? Sali, may intimidation. Parang minamaliit. Eh medyo parang naramdaman mo, parang mas magaling ka sa lugar. So regardless niya, kung tama yung bagay na sinasabi niya, dahil magaling siya sa isang bang, sa banda, sa area ng buhay, o misa kahit salita lang, may intimidate ka na, akala mo mali ka na. So, kaya tayo pinaghahandaan natin. Yan, okay? May pwede pa yun ng loto. Okay, kaya sabi dyan, kahit anong hanap mo, ang unang assumption mo, walang Diyos. Eh, paano may intindihan? Hindi, walang Diyos eh. Pero gusto kong maunawa kung bakit na mga Kristiyano sumasamba sa Diyos. Wala na. Yung unang pinaka-importante basic na assumption ay hindi mo tinatanggap. So, ganun yun. Pero ikaw na may understanding, right? Sabi sa Bible, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So, kung may takot ka sa Diyos, meron ka ng basic. Okay? So, hindi ka naman ng wisdom. Kaya ngayon, yung mga bagay na pag tinuruan ka ngayon, medyo mas madali na sa'yo kumpara sa iba. Ang dali mo ng mga konsepto kanina. Medyo lumalim kami, wala sa pihihan. Hindi ko alam, parang ipang umihikab na eh. Nakakuha nyo ba? Nahilapan ba kayo kanina? Diyan na. Gusto nga nyo dyan eh. Ha? Gusto nyo. Ganda yun kasi hindi nyo pwedeng ano, hindi ko pwede kayong iiwas dyan. May encounter pa yung counter nyo yan. Kaya parang ano yun, di ba? Parang tabaho. Kumari, gusto kong gusto kong maging komportable buhay, gusto kong umaman, pero ayaw kong magtrabaho. Sabi ko, ang hirap eh. Hindi mo alam, pag nahirapan ka pala ng 1 to 10 years, yung 16 years naman, dadalihan ka na, di ba? Kasi magaling ka na eh. Yung pinagdaanan mo na yung mahirap, dadalihan ka na. Eh, parang pag ayaw mo ng mahirap. So, meron din sa doktrina, yung iba, mga pastor, may mga ganun, sabi niya, ay, yung mga ano, regular attendees, mga ano lang yan. Encouragement lang yan. So, hindi lumalago. E, paano yung mga lumalago? Eh, papapunta isa sa ano? Bible school. Pag tinanong ka siya about yung natutunan sa Bible school, hindi niya rin alam. Okay?
Okay? So, hindi ganun. So, ina-appoint natin sa sarili natin dyan. Okay? So, I'm sure may mga pag-iisipan na kayo for the whole week. Mga matin kanina. Bali, i-upload ko naman ito sa YouTube. Okay. So, yeah. So, gusto nyo ba yung madali? Sino gusto nang nahihirapan? Gusto ko nahihirapan ako. Gusto ko mahirap. Yun naman. Challenging. Challenging. No? Pero later, gusto mo madalian, di ba? Kaya gusto mo yung challenging kasi kaya mo naman. Alam mo, tatalino ka, lalakas ka. Kung sa utak, lalakas yan. Later, magiging madali yan. Napakadali na. So, ganun din tayo. Pag, yan, madadali yan tayo. Okay, pakibasa mo. Ready, go. Go from the presence of a foolish man. When thou perceivest not in him the gifts of knowledge. Ano sabihin nun? Ano yung go from? Okay, away naman, no? Go is punta, kaso pag from, go away yan, madalas siya sa Bible, okay? So pag go from the presence, aalis ka, no? Sa foolish man. So huwag kang manatili, ganun din actually kahit online. Online, pag alam mo na yung website na yan, or group na yan, puro kalokohan, ba't nandiyan ka pa? Huwag yung basahin. Okay? Minsan, di maiwasan, nakakausapin ka, huwag mong kausapin. Nag-asawa din yun. Ganun akong ganun eh. Yung pag nakilala mo na siya, ganito utak nito, hanggang dyan lang. Pero sa kalaginan, dito siya. Pero na-measure mo na, dito lang eh. Pero kinukulit ka pa, syempre. Babayaan mo na. Okay, so ganun din naman dito, mga bata. Okay? Kasi Stephen, minsan, hindi pa alam na gawin. So, pag alam mo na, gano'n na, mga bata yung kapatid mo eh. Hindi pa nila alam na ito ngayon mo. So, hindi mo kailangan mag-ano. Makipang... Tawag dyan. Bangayan. Okay? Hindi mo naman naiintindihan eh. Alam mo naman naiintindihan. Huwag mo na siya patulad. Huwag mo na sabi sa'yo. Ano pa kailangan niya? Ang kailangan niya? Yung sinasabi. Sinasabi? Kung alam mong kailangan niya yun, paalam mo sa kanya na kailangan niya yun. Pag kailangan niya talaga, naiintindihan niya kailangan niya, dapat makinig siya. Kung hindi siya nakikinig na pinapagpalagay niya na siya yung mas marunong, yun yung kailangan mo ng layuan. Ayun ang aalam yung muna, yun ang alam mo. Ay, hindi na pipilitin. Oo, kasi pag basta sa wisdom, walang pilitan. Okay? Walang pilitan. Spiritual, ganun din. Walang pilitan. Okay? Gusto ko lang bigyan din yung sabi niya, thou perceivest not. Ano yung sabi yung perceive? Perceive. Nakikita. Parang gano'n, nakikita. Pero isa sa mga nung perceive is hindi lang see, but parang pwede nararamdaman, gano'n. Kasi tinitingnan mo siya, bakit ganito lang yung sinasabi, nararamdaman mo, may mga tao na iba yung pinapalabas nila. Okay, kumari, yung galing. Kumari, oo lang, oo, naiintindihan ko. Pero pag tinanong mo, about dun sa sinabi mo, hindi pala naiintindihan. Eh, mas matindi yun. Tapos iba naman, ganito ang style ng iba. Diba, kunwari, ay may malaking kalokohan siya, kunwari. Pero kunwari, siya yung patient. Mga ganun eh. Para lang nasayangin yung oras mo. Parang ganun. Gusto niya yung sinasayang yung oras ng tao. So pag naiintindihan mo yun, ng ganitong klase ng tao ko, saka sabi niya, lips of knowledge. Ano ba yung lips of knowledge? Siyempre, sa pagsasalita mo, nakikita na meron kang pangunawa. Ngayon, pag nakikita mo sa lumalabas sa bibig, walang pinatutunguhan, okay, wala sa context, or walang, alam mo na, minsan may mga tama-tama dito, kaso kalat-kalat, may mga ganun naman eh. May mga ganun tao. So, kung ikaw yung mas maayos, naka, ano ka, na organize yung utak mo,
siya yung gabayan mo. Pag ayaw nang magpagabay sa'yo, yun yung problema. Kailangan mo ng layuan. Okay? Layuan muna. So, para ikaw ay hindi na matuto sa kanyang kalokohan. Isa yun yung problema. Okay? Question ba? Hindi kasi pinag-uusapan lagi ito. Kasi nga, dyan yung ikot ang buhay natin eh. Yung pa'y sabihin, ano, yung mga nagkatabaho ba dun? Nag-iisip mo ba nila? Mga isang mga corporate. Maniwala ka, ganyan. Yan doon mismo. Yan na yan. Ang pinaka-involve ko, hindi po trabaho lang. Pakikisama sa tao, pakikitungo. Hanggang saan yan, kahit saan yung paso mo na sa buhay. Ang pag-gabi ng usapan lang. Okay? So, pakibasa ko. Ready, go. Wisdom of the prudent is to understand his ways, but the folly of the fool is deceit. Okay, ito yung medyo di malinaw kung ano yung his way. Kung kanino yun. So, kaninong way yun? So, yung wisdom daw, ano yung prudent? Ano yung prudent? Prudent. Good judgment. Good judgment. Parang gano'n din, matalino din. Okay? Prudence. Okay? Yung wisdom daw ng prudent, okay, patalinuhan ng matalino, parang gano'n. Make it simple. Is to understand this way. So, isa sa mga dapat na maintindihan, ikaw mismo. Okay, bakit ako yung gano'n? Bakit hindi ko nakuha yun? Okay, bakit na... Bakit ako... Ba't ako madaling magalit? Okay? O bakit ako... Ganun mag-isip? Okay? Kung napapansin nyo, pag medyo nag-advance na tayo, yung iba ang laging gusto pag-usapan yung ibang tao. Ay, kasi ganyan sila eh. Alam mo, kung gusto nyo gumaling talaga, dapat ang intindihin mo yung ikaw. Kung paano ka nag-arrive doon sa isang bagay, conclusion. Okay, ba't ka nag-conclude na gano'n? Baka naman kasi galit lang ako or something, or baka na-intimidate lang ako. Or bakit gano'n ang conclusion kasi mga Pilipino, gusto kong kampiyan, mga gano'n. So dapat alam mo na hindi ka bias. Alam niyo ba yung bias, mga bata? One-sided. One-sided, right? Kumikiling ka sa isang tao, isang paniniwala dahil ang... sa kadahilanan na hindi naman tama. Kaya yun ang example niya. Andun na rin lang tayo kaninang umaga sa policy, di ba? So, for example, tinanong, ano ba ang ano? May office mate kami dati ni James. Hindi ko na nasabihin sa kanya kung sino. Mayroon Chinese eh. Dalawa sila. Parang yung Chinese. Eh, nag-uusap-usap kami. Sabi nung isa, medyo uso na rin yung China naman eh. Yung alam ko, doon na yan. Hanggang, sabi nung isa, mali na mo kasi yung mga Pilipino eh. Yung dapat, pabayaan na lang yung China, no? Parang gano'n. Sabi nung isa, eh, parang sila China. Ha? Eh, sa Pilipinas nga yun eh. So, nagkatalo sila. Okay. So, hanga ako doon sa isa kasi kahit Chinese siya, Pilipino-Chinese, syempre, alam, hindi siya bias. Kasi, una, dito rin sila eh. Pero yung isa, sobrang bias, ang tingin niya sa sarili niya, gano'n nga. Nakapayan niya kasi dahil lang Chinese, kahit maling-mali na yung ginagawa, tama pa rin. Okay? So, ganun tayo. Pag-iingatan natin. Yun, kasi minsan, ganun din tayo. Hindi, basta Baptist o Baptist to, tama na to. Hindi ganun. Yan ang maganda sa atin. Hindi mo pwedeng i-define ng Baptist na isang Baptist lahat, magkakasundo lahat. Meron tayong distinctive, pero independent nga tayo. So, bandang muli, nag-iisip tayo para sa sarili natin dahil naman ang design ng Diyos. Bandang muli, napapatunayan natin ngayon yung mga bagay na dapat natin mapatunayan. Okay, sa Bible, prove all things. Cleave to that which is good. Okay. So, yung mga bagay na nasabi siya ng konsensya mo, hindi mo maintindihan, parang mali ito. Kunwari, may ginagawa tayo dito. Kunwari, yung isang mali. Nauso kasi ngayon. Last day ngayon na yun. Diba? Mara, mayroon sa inyo na hindi nag-agree doon. Okay lang na isipin mo bakit mali yun, bakit tama. Mayroon tayong space lagi doon.
O hindi, never tayo sa church. Ito, nag-aaral lang tayo. Never kang, ikaw, di kayo niwala doon. Ano yung maling pagtuturo doon? Hindi, hoy, maniwala ka sa akin. Never nyo makikita sa akin yun. Lagi ko lang isa-challenge kayo, kung ano yung tamang mali, hahayaan kita mag-reason out. Dahil never kong gagawin yun kasi nga hindi yun tamang pagtuturo. Especially sa mga bagay na ganito. Hindi ka rin na-convince, ito ang pakiyaman mo doon. May kabaligtaran na nun ay but the folly of fools is deceit. Sige nga, ano yung sabihin mo? Ano yung folly? Kalokohan, ano yung deceit? Kaloloko. Ano yung fool? Maloko. Mangmang, okay? Ano yung folly of fools? Yung waste nila. Ay, kaya nga folly. Ibig sabihin, yung ginagawa nila mismo, hindi nila yung ginagawa para sa kabutihan. Kaya mag-iingat tayo pag lalo na pag maraming tao gano'n na tanggap na nila na marari na kami, ano kami, artista kami, na umaati-ati lang kami para maniwala sila. Marari gano'n. Kaya ang hirap magtiwala sa artista sa politiko. So sa mga taong nasanay ng manloko, oh, marketing kasi kami, ganyan eh, okay nga. Pag dinala mo yun sa ibang bahagi ng buhay mo, patay na. Ay, sa church naman, ako'y marketing kasi talaga. O kaya ang ways ko ay para tanggapin ako tao, mabait ako regardless kung totoo yung sinasabi ko. Balik yun. Okay? Kaya, anong solusyon doon? Eh, lahat naman ng bata daw, fools, diba? Sabi sa Bible. Sabi sa mga bata, foolishness is bound in the heart of a child. Okay? Yung kalokohan daw, nakabound, nakatali. Parang kaya itong mga to, di ba? Minsan, ba't nasakit ang palo? Kasi parang nakatali yun. Dapat umiwala yun eh. Yung ito yung kalokohan, ito yung bata. No? Tinuturuan mo, ayaw eh. So, pag habang ayaw, mas makindi yung palo. Pero so, pag naiintindihan yun ha, kalokohan pala to, ginagawa ko, hindi ko nagagawin. So, kaya binabalang siya ng magulang niya. Yung sa mga bata. Pero pag titignan naman natin sa ibang tao, dapat, kung sinabi ko kanina, pag palukuhan yan, panluloko yan. Magkasama lagi yun. Hindi pwede sabihin, manloko ko pero totoo ko. Yung mga ganun eh. Yung mga ganun. Niwala ko yun. Sabihin, ako, ano eh. Ako, hindi ako religious, pero ayoko dyan sa mga ganyan. Pero ako, tapat ako. Yung mga ganun. Paano ka naging tapat kung nilalayon mo yung mga bagay na tungkol sa Diyos. Parang hindi ko maintindihan yun. Pero yung pinipilit nila yun. At naluloko siya rin nila yung mga hindi natuluan sa Bible. Okay? Paano ba tayo? Last. Ay, basok. Ready? Go. Whose may a mark as sin, but among the righteous there is faithful. Okay, so ito na naman yung example natin na pinocontrast yung fool sa yung righteous, but at the same time, hindi siya totally parallel, okay? Pero yung sa righteous, yung favor, kasi hindi ka baliktaran ng favor ang mock. Anyway, ano yung sabihin ng mock? Mock, mocker, mock. Binamak mo ako, ano? Ha? Niloloko. Pero specific, tama yun. Pero specifically, anong classic panluloko? Hindi niloloko na, ano, parang inaasar yan. Pero specifically, ano yung, pag-isabi yung mock election, ano yung sabihin mo? Sample, ginagaya. Di ba, kunwari, si Stephen, kunwari lang. Ako na lang, kunwari. Ako dito, mayroon akong mannerism dito na lagi kong ginagawa. Di ba? Wala niya, ganyan ako. So, kunwari, si Stephen, wala ako. Ay, galit siya sa akin. Wala siyang masabi sa wisdom ni Pastor kasi wala eh. Pero gusto niya niyang asarin, no? Anong gagawin niya? Tatay, ganyan eh. Tawa naman yung mga nakakaintindi, di ba? So, in that way, hindi niya sinalubong yung wisdom ko, hindi niya ako sinagot. Pero, yung mga taong nakita yung makiri niya, ano sabihin?
magkakaroon ng feeling na malilid sa akin. Huh? Huwag na natin seryosohin yan. Di ba? Pansinin niyo, ginagawa yun ng mga bata, kahit matatanda, ginagawa yun. Pero dapat tayo hindi ganun. Okay? Kung minamak mo isang tao, anong dahilan? Joker ka ba? Obviously, sa mga sa tabaon, hindi ginagawa yun para mag-joke niya. May ginagawang mali yun. May ginagawa siya against mo sa tao. Minamak niya. Pero dito, ang minamak, hindi tao. Anong minamak? Oh, sin. Ano yung sabihin yun? Ginagayong sin na takot ba siya doon? Parang ganun, di ba? Parang ano kasi dito is ang may kita mo is parang, oh, hindi ako ma-under dyan. Pero gagayahin sa mga itong mga badig, di ba? Ako, hindi naman ako mayiging badig, pero ginagaya mo. Bandang huli, nakita mo yung mga tao, natatawa sa'yo. Okay to ha, napasakay ako yung tao. Eh, gawin ko na kaya talaga. Natuluyan na. Ano pa? Yung iba naman, gusto mo, puro patawa. Okay? Ang ganda ba yung puro kalokohan ng ano? Siyempre, hindi. Kaso, dami nang natuwa sa'yo. Tapos, hindi na napansin ng iba na masama pala yun. Kasi nga, natutuwa na sa'yo. Okay na yan. Tinuluyan mo na. Okay? Pero sa bandang huli, ano yung kabaliktaran ng favor? Pabo, di ba? So, tanong ko sa'yo, kung nga, sumikat ka, nagkaroon ka ng maraming kaibigan, nung puro kalokohan ka, ang tanong, magtitiwala ba talaga sila sa'yo? Kahit natuwa sila sa'yo, hindi yung tiwalang ganun. Di ba? Gusto ka lang nilang, pero actually, gusto kong kasama, pero hindi ka seryoso yung tao yun. Sa mga seryosong bagay na, like, mga seryosong bagay, hindi kayo nasa-seryoso yun. So, banda huli, wala kang pabor sa kanila. Pag humingi ka ng pabor, utang naman. Babayaran mo talaga, ikaw? Itsura mo, mga kalokohan, parang gano'n, di ba? So, hindi magtitiwala sa'yo. So, wala yung favor na nasa taong sa believer righteous. So, na-experience ka sa audio, madalas magpatawa, ganyan. Pero napansin ko, minsan kahit yung ibang tao walang ano sa'yo, hindi sila natutuwa sa'yo ng gano'n, pero may mga bagay na bibigay sila sa'yo kasi nga alam seryoso kayo, yung tao ko hindi magagawa ng something ka. Ayun yun eh. So, pero minsan nasarap magpatawa ng gano'n, di ba? Kaya, minsan pati mga pastor, gano'n eh. Pansin nyo ba yun? Pag nagkaroon siya ng member na tumuntawa sa kalokohan, eh dumadami. Di ba? Pa-cute, pahanga. Yung mga spiritual talaga, asal na, hindi na nagsasalita kasi nga, siyempre, minsan, supportahan mo nga yung pastor kasi makakabuti. So, pag umabuso na talaga, wala na, okay? So, yun lang muna tayo. This is special ito sa mga kabataan, ha? Kasi nga, kaya itong mga tayo, kung pasanayin ng ano eh, puro kalokohan. Eh, sa una, maganda eh, nakakatuwa talaga eh. Kasi di mo may paliwanag yung ano eh, yung saya niyo, magano, di ba? Hindi may paliwanag yung saya eh. Puro kalokohan, pero bandang huli, empty pala yun. Wala kang mapapalang. Okay, question ba? Isa rin sa ano, makita ko lagi. Kasi yun yung stage sa buhay nyo na nag-i-invest ka. Diba? Kaya nga tayo, sinanay tayo na mag-aaral kasi wala. Sinasabi niyo sa salita ni Lord, sa inyong salita, we pray na marating ko kami.
Hindi namin pabaliwala yung Panginoon, especially mga kabata, Lord, na makasila, Lord, sa nurture at permission ni Lord, na sa pangutan ka nila, Lord, sa tamang takot, Panginoon, nagalangin ka nila, Lord, na yung mga time, Lord, pag hindi kami nakapaganda, hindi kami sumunod sa maaga sa inyo, Lord, isa, mawala yung opportunities na sa positive, nakahanda na pala sa pray, mabawat niya sa amin, na yung katapat sa inyo, Lord, sa panumbahan, sa pagpipasap, kaaral, Amen.